ako at pumikit. Taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus? Shall we bow down our heads? Maging lahat po ng mga nakikinig at nanonood, those who are watching in India, in Africa, in America, in Europe, in Canada, in Australia, in Saudi Arabia, in London, in Canada, in China, in Macau, in Brunei, in different parts of the world. Come on, bow down your heads and close your eyes. In Hong Kong, in Macau, in China, in Indonesia, in Brunei, in Taiwan, in Thailand, in different parts of the world, bow down our heads and close our eyes. Tayo pong lahat ay umuho at pumikita. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Mabubuting pangarap natin magkakaroon ng katuparan. Dakilang bagay ang gagawin ng Diyos. Magpapagaling gagawa ang Diyos ng Himala. Truly the Lord will do great and mighty things. His healing is a miracle flow. His goodness will flow. All our dreams will be fulfilled. We will experience the goodness and the greatness of God. Hallelujah. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sabihin po natin sa Panginoon na tapat ang Diyos buong buhay natin. All my life you have been. Ang iba ay papunta pa lang sa gawain ng Diyos ay sinagot na ng Diyos ang prayer nila. Ang iba ay papunta pa lang sa gawain ng Diyos, gumaling at tumanggap na sila ng Himala. Ang iba ay habang nagpupurig sa masamba sa Diyos, sinagot na ng Diyos ang mga panalangin nila. Nagpagaling at gumawa na ang Diyos ng Himala. Ang iba habang nakikinig ng salita ng Panginoon ay gumawa na ang Diyos ng Himala. Pinagaling na sila ng Panginoon. Tinugon na ang kanilang mga panalangin. Kapag ang ating puso't isip ay nakatuon sa Diyos at nakita ng Diyos na merong sinseridad sa ating puso, ang Diyos ay handang sagutin tayo higit pa sa ating inaasahan. Yes, Lord. Oh, hallelujah. If the Lord will see the sincerity of our heart, He will do great and mighty things more than we expect, prayed for, and even imagine. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made. Breath. Oh, I will sing of the goodness of God. For the very last time, sa huli pong pagkakataon, and all my life you have been. Yes, Lord, dinitiklara namin po ito, Panginoong Diyos, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na. All my life, in advance, Lord, we are declaring so, your goodness so and thanking you in advance for all the beautiful things that you are doing and will do in our lives. For I will sing of the goodness of God. For I will sing and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. Ibigay po natin ang pinaka-the-best sa palakpak sa Panginoong Diyos sa buhay. Ang sabi ko po ay pinaka-the-best sa palakpak para sa Panginoong Diyos sa buhay. Yan na po ba yung pinaka-the-best niyong palakpak? Yung pong pinaka-the-best sa palakpak para sa Panginoong Diyos. Bago po kayo mo po, pakinggan po ninyo ito. Kapag ibinigay mo sa Diyos ang the best din ang ibibigay niya sa iyo. Amin po ba? Luke 6:38. Dahil kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. So, ibigay natin ang pinaka-the best sa palakpak sa Panginoong Diyos sa buhay. Yan.
Makakaupo na po tayo. Truly, if we are giving our best to the Lord is also giving His best for us, even no greater than the we had given to God. Ayun. So bago po ako mag-preach ng maiksi lang, no, ay mag-church history lang tayo. Okay lang? May tao pa ba rito? Church history tayo. So, alimin natin paano ba nagkaroon ng Kingdom of Jesus Fellowship dito sa Gimba. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? So, alamin natin paanong nagkaroon ng Kingdom of Jesus Fellowship dito sa Gimba. Meron tayong programa sa radio over DWBL 1242 kHz at ang ating programa sa radio ay nagpalipat-lipat na ng station yan, no? From one station to another station we transferred, no? So, thus said the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio programs. Nakikinig pa ho ba tayo? It was started, I believe, 19... Hindi ko na maalala, no? Medyo matagal na rin yun. Ngayon, hindi ko alam na habang ako'y nangangaral ng radyo, marami po palang nakikinig. At maraming naligtas, maraming tumanggap ng kagalingan, maraming tumanggap ng himala. Amin po ba? Iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, no? Kasi Pilipinas lang yun eh. At dito po sa Gimba, meron palang may skin disease na babae at pinagaling ng Diyos. At nung time na yon, hindi lamang siya may skin disease, nababagtit siya. Ibig sabihin, medyo naapektuhan ang kanyang kaisipan sapagkat namatay yung kanyang anak, 80 years old na dengue. May tao pa ba? 80 years old na dengue. So she needs an encouragement, she needs a counseling, so kinontak niya ako. So nagaroon ho tayo ng communication sa kanya. So nagsimula at ako po ay from Metro Manila, nakarating po ng Gimba. It was my first time, no, na nakarating po ng Gimba, although in other parts of Nueva Ecija nakarating na po ako. Pero that time, first time akong nakarating ng Gimba, Nueva Ecija, at nagsimula po tayo sa Narbacan. Narbacan 1, hindi ako nagkakamali. Doon tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng 2 days miracle healing rally. At ang daming naligtas, ang daming gumaling, at doon po nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Amen po ba? So dumating yung problema, nagkaroon ng mga Adan and Eva spirit, Absalom spirit, mga nagkaroon ng mga Judas spirit, Jezebel spirit, nawala ang gawain. Nawala. Pero nagpatuloy yung communication sa akin ng ating kapatid na nakikinig pa ho ba tayo. So nagbalik ho tayong muli. Amin po ba? So nagbalik po akong muli at naitayo na po natin ang gawain hindi na sa Narbacan, sa Bacayaw na. Amin po ba? So nawala yung gawain. Bumalik tayo ng Narbacan, ng Bacayaw na. Pagdating ng Bacayaw, nagkaroon uli ng problema, yung mga Adan at Eva si spirit na mga makasalanan, mga Absalom, mga Judas, spirit, etc., etc. So, pero nagpatuloy pa rin tayo at napunta na ho tayo rito. Amen po ba? So, I just want to take this opportunity, una at higit sa lahat, salamat sa inyong mga pananalangin, no? Mga pag-ayuno, pag-suporta, pagtulong. Amen po ba? All your help, all your support, all your prayer. So ngayon, nakarating na tayo sa 2nd taong anibersaryo. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos sa buhay. Eh, paano kung umatras tayo, sumuko tayo, nag-ala-ala tayo, di ba? Eh, hindi pala dapat ganun, di ba? Hindi pala tayo dapat pa tumpik-tumpik. Hindi dapat tayo umaatras, sumusuko, anumang problema, anumang pagsubok laban ng buhay, ay nagpapatuloy tayo dapat. May tao pa ho ba rito? At may mga kapatiran din tayo sa Cabion Nueva Ecija, sa Gapan, sa Saragosa. May mga kapatiran tayo rin. At marami pa tayo mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Nueva Ecija. At nagpapatuloy sila. Yung iba naman ay pansamantalang naligaw at nanlihis ng landas. Pero ibinabalik na ng Panginoon. Amen? Ang sabi ko po, ibinabalik ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. So that is the history. Amen po ba? Kung paano ho tayo nagkaroon ng Kingdom of Jesus Fellowship dito po sa, particularly dito po sa Gimba, Nueva Ecija. Amen po ba? Naunawaan na ninyo?
Yan, sabihin mo sa katabi mo, salamat. Yan, sinapasalamatan mo siya sa kanyang pagdalo, sa kanyang pananalangin, sa kanyang lahat, everything, no? Lahat, lahat, lahat. Amen po ba? So ngayon ay meron tayong glorious destiny. We have glorious destiny in Christ, no? Hindi naman tayo taga rito eh. Philippians 3:20, hindi tayo taga rito, taga langit tayo. Amen po ba? Taga langit tayo, hindi tayo taga rito. We are just strangers here on earth. Tayo ay mga estranghero lang sa mundong ibabaw na ito, Philippians 3:20. Ang talagang tirahan natin ay ang langit. John 14:1-2, isang araw kukunin tayo ng Diyos, dadalhin tayo ng langit. Amen? Gusto nyo na bang makuha ng Diyos, umuwi na kayo ng langit? Ah, hindi pa. Huwag kayong magmamadali. Paunahin nyo na sila. Pero, lahat tayo ay gusto nating langit ang ating punta. Tama? Yes. Hindi pa sa ngayon, ayaw pa natin pumunta ng langit, no? Pero lahat tayo ay gusto nating pumunta ng langit. Ang langit is paradise. Ang langit ay isang paraiso, perfect in everything. Sa langit, wala nang kalbo, wala nang puting buhok, wala nang maliit, wala nang pandak, wala nang pango, wala nang wrinkle sa langit, wala na. Heaven is a perfect place, a place of beauty. Nakikinig pa ho ba tayo? So yun ang nais ng Panginoon, that is our glorious destiny. Amen po ba? Gamitin po ninyo ang inyong mga cellphone, ang inyong mga laptop, ang inyong mga gadget to jot down the revelation. Pero wag nyo na pong gamitin ang inyong mga cellphone, laptop, gadget, iPad na madidistract kayo. Amen po ba? Huwag nyo na pong gamitin. Baka ma-distract lang kayo. Gamitin nyo yan pang jot down. Pang note, no? Kasi high-tech na ngayon eh. Yung iba kasi ngayon, wala nang dalang notebook eh. Meron na silang cellphone, may laptop, may iPad. So naglilista sila doon. Yung iba naman may notebook. So kung dala-dala nyo yung gadgets ninyo, okay lang na ilabas, gamitin ninyo, pero huwag sana kayong padidistract. May tao pa ho pati rito. Ayan. Glory to God. So kasabay nito, ang Diyos po yung nagpapagaling, gumagawa ng himala. Tama. Oh, ang dami na ho natin na ipag-pray, ang dami na pong tumanggap po ng himala. Sabi ko nga, nakarating ako rito dahil merong pinagaling sa skin disease. At nakarating ako rito dahil nung time na yun, magulo ang isip niya. So nakarating ako rito ng gimba. May tao pa ho ba rito? Kaya yung programang ito, ang sabi ng Panginoon, ay atin pong pakinggan sa radio. Amin po ba? Meron din tayong programa sa TV. Amin po ba? Meron tayong programa sa TV sa Gimba Multi-Cable System, no? Gimba Multi-System Cable. 24 hours round the clock. Araw-araw yun, 24 hours a day. So, 24 oras na papanood tayo. Araw-araw, Channel 77. Gimba Multi-Cable System. Maliwanag ba yun? So, yun. Kung hindi yun ang inyong cable, magpalit na kayo. At para mapapanood ninyo yung Channel 77, ito ang sabi ng Panginoon, 24 hours round the clock. At kung sakasakaling hindi yun ang cable ninyo, Pastora, yung iba pang cable, pasukin natin. Pastora, papasukin natin yung ibang cable. Amen po ba? Bakit tayo may radio? Bakit tayo may cable TV? Number one, nagpipray kasi kayo nang magpatuloy yan. Amen. Number two, nakikinig, nanonood kayo. Amen. Number three, sinusuportahan nyo yan. Wala namang libre. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo, walang libre. Lahat yan, binabayaran natin yan. Lahat yan, ginagastosan natin yan. Lahat yan, may pagod, no? Walang libre. May tao pa ho ba rito? Mamaya yung kakainin natin, libre yan. Pero may nagdala yan. Amen po ba? O, libre yan, pero may nagdala yan. Ganoon. Kaya natin makakain na libre kasi may nagdala. Nakakapanood sila, nakakapakinig sila. No, people are listening and watching over our radio and television programs and also over our YouTube channel and the KOJF Church, no? YouTube, KOJF Church YouTube and Facebook, no?
Libre nilang napapanood sa YouTube yan, libre nilang napapanood sa Facebook yan, pero lahat yan may gastos. Amin po ba? Mahal ang internet. Lahat yan, ginagastosan po natin. No? KOJF Church YouTube channel, KOJF Church Facebook fanpage, lahat yan napapanood nila, libre buong Pilipinas, buong mundo. Pero lahat yan, ginagastosan natin, may bayad po yan. Amin po ba? Malaking pera ang ginagastos natin. Kaya nagpapatuloy yan kasi because of our prayers and we are watching, no, and inviting others to watch and listen, and also we are financing it, no. Sinusuportahan po natin yan. May tao pa ho ba rito? So malaki po ang ginagastos natin sa radyo, sa TV, sa mga lahat ng ginagawa natin, yung mga libreng babasahin na pinamimigay natin, libre yun, pero lahat yun ginastos na natin. Tayo ay namimigay ng tulong sa nangangailangan. Libre yun, pero may gastos yun. Tayo ay umiikot buong Pilipinas, buong mundo. Ngayon, lumuluwag na, no? Nasa alert level 2 na tayo, mag-alert level 1 na tayo. Gusto ni Concepcion, alert level 1 na eh. Tama po ba? Nakakalabas na ang mga bata ngayon. Nakakalabas na. So, pre na ngayon. So, ipag-pre natin by December, alert level 1 na yan. Amen po ba? Kaya magpabakuna kayo. Huwag kayo natatakot na pag nagpabakuna kami, mamamatay kami! Pag nagpabakuna kami, zombie na kami. Hindi totoo yan. Isang napakalaking kasinungalingan yan. Magpabakuna na kayo at pangalawa, mag-pray kayo. Amen? Napatuloy na si COVID, mamatay na. Ayun. Ayun. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ayun yun. So, don't forget, no, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television, KOJF Church, YouTube and Facebook account, panoorin natin, i-like, share, and i-follow po natin yan. May tao pa ho ba rito? Yan, at patuloy tayong dumalo sa lugar na ito at marami tayong mga gawain sa iba't ibang lugar, no, at pinupuntahan natin yung mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar. Ngayon, dumako na ho tayo sa maigling salita ng Diyos, no? At basahin ko lang sa Genesis 41:39-44. Basahin ko muna sa English tapos sa Tagalogin ko po, ha? Nakikinig pa ho ba tayo? Ilocano? Hindi ako marunong mag-Ilocano eh. Genesis 41:39-44. Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace." Sabi niyo, in charge. "And all my people are to submit to your orders." Pakisabi natin, submit. "Only with respect to the throne will be greater than you." So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt." Pakisabi, whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen. Pag sinabi natin fine linen, mamahalin yun. May tao pa ho ba rito? Mamahalin yun. Ang nagsusuot nun, mayayaman tao, malalaking tao. Parang sa panahon natin, mga Chanel yun, mga Louis Vuitton, na mga original, ha? Hindi yung Divisoria. Hindi naman na masamang magsuot na hindi original, pero ang tinutukoy ko rito ay original. Sabi rito, "He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck." Gold, ha? Hindi tubog sa ginto. "He had him ride in a chariot as his second in command." Pakisabi, second in command. So, samahan ninyo ako para maintindihan ninyo yung turo ko. "And people shouted before him, 'Make way!' Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, 'I am Pharaoh.'" Pag sinabing Pharaoh, king of Egypt. "But without your word, no one will lift a hand or a foot in all Egypt." So ang king of Egypt, si Pharaoh, ginawa niyang kanang kamay si Joseph. Walang lalabas at papasok ng Ehipto nang hindi nasa kapamahalaan niya. Bagamat ang Pharaoh ang siyang pinakapinuno, pero second in command, ibinigay niya ang kapangyarihan kay Joseph. Nakikinig pa ho ba tayo? Kay Joseph, no? Yan. Basahin ko muna uli sa English kasi maraming nanonood sa ating foreigner. One time, ako'y nagpipreach ng pure English. Sabi ng isang foreigner, "Please add English to your preaching because I am watching." So, nakikinig pa ho ba tayo? So, tatagalogin ko, Englishin ko. Amin po ba? So, sa Genesis 45 verse 8, "So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh.
Lord of his entire household and ruler of all Egypt. Genesis 45 verse 8. Kanina, Genesis 41, 39 to 44. Sa mga naglilista. Genesis 41, 39 to 44. Ngayon, ang babasahin ko ay Genesis 45 verse 8. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household and ruler of all Egypt. Sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, siya ay pangalawa sa bunso. Nakikinig ba tayo? Ang pinakabunsong kapatid ni Joseph, si Benjamin. So pangalawa siya sa bunso. Sabi niya sa mga nakakatanda pa sa kanya, labindalawa silang lahat. No? Labindalawa. Hindi pa kasi uso family planning nito eh. Family planting lang. Labindalawa silang magkakapatid. Meron pa, lalaki yun ha? Meron pa silang isang kapatid na babae. Amen po ba? May tao pa ba? Ang pangalan ng kapatid nilang babae ay sino? Si Dina. Yun. Kaya magbasa kayo ng Bible. Ayan. Huwag puro Facebook. At kung magpe-Facebook kayo, yung fan page natin at ang panoorin ninyo, may tao pa ho ba rito at pakinggan ninyo talaga. So ngayon, sabing ganoon ni Joseph sa mga kakapatid niya, alam nyo, hindi kayo ang nagdala sa akin dito sa Egypt. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito. No? At ginawa akong Panginoon, small letter P, no? Master, no? No? Ng sambahayan ni Pharaoh at naging ruler ako ng Ehipto. Grabe, no? Naging ruler siya ng Egypt. Nakikinig pa ho ba tayo? So gusto natin pumasok ng langit, tama? Gusto natin tumanggap ng kagalingan at himala, tama ba? May tao pa ho ba rito? Oh. Ako hindi ako nagkaka-COVID at hindi ako magkakaroon ng COVID kahit kailan. Bakit? Ay ako nagpipray sa may COVID eh. Eh kung magkakaroon pa ako ng COVID, sino pa magpipray sa kanila? Nasaan ang lingkod ng Diyos? Kailangan namin ng prayer. May COVID. Patay ka. E tao pa ho ba rito? Oh. And dami ko nang pray na may COVID ha, na pinagaling ng Diyos ha. Classmates ko, former classmates, former batchmates, mga taong hindi ko kilala, mga maging sa ibang bansa, nag-message sa atin, may mga COVID sila, pinag-pray natin, pinagaling ng Diyos. May tao pa ho ba rito, iba't ibang sakit karamdaman, pinag-pray natin, pinagaling ng Panginoon. Cancer, ulcer, diabetes, high blood, walang jowa, pinag-pray natin, nagka-jowa. Ayun. Mga mahal nila sa buhay, mga asawa nila nagbabartik, mga hindi okay, pinagpray natin na bago yung mga buhay ng mga asawa nila. Ayun. Yan. So ngayon, gusto natin ng, 'di ba? Gusto natin ng blessing, promotion, tama? Blessing, promotion, healing, miracle, success, victory, everything. Gusto natin 'yan, correct? May tao pa ba rito? Yes. Oo. 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 Please continue to pray for my second son, Joshua. He is now in the fourth year in Ateneo Law School. Malapit na, graduating na siya. Pero ngayon, nasa internship na siya, talagang may hearing na siyang hinahawakan. Under talaga ng mga lawyer, nasa Puno Law Office siya. May tao pa ho ba rito? Kasi pag-pray natin siya, so scholar po siya. Graduate ng UST cum laude. Ngayon, scholar siya sa Ateneo. Pero ang tanong sa inyo, papetik-metik ba siyang mag-aral? Hindi. Iyakan talaga. Walang tulugan. Hindi umiinom ng kape yun. Natutong uminom ng kape. Totoo po. So, he became an scholar. He graduated cum laude at the UST and now studying at Ateneo Law School. Fourth year na, graduating na. Scholar siya. No? Pero siya ba ay nag-sacrifice? Correct, really. Nag-sacrifice talaga siya. Talagang lumaban ng mga, ang daming mga competition ang nilabanan noon. Nag-champion yun. Presidente ng eskwelahan nila noon yun, ng student council. Oh. Pero nag-sacrifice talaga yun. Hindi kumakain yun. Nag-ayuno yun. Oh. Bago siya lumaban, ayuno muna siya. Tapos nagpapapray over siya. Tapos hindi natutulog, hindi kumakain. Talagang nagsusunog talaga ng kilay yun. Ibig sabihin, kung bakit siya umangat, nagsakripisyo siya, nagtiis siya. Tama po ba? He followed the rules. He followed the instructions.
Ngayon, maraming natutuwa sa Kanya, maraming nabibless sa Kanya. Kasi He is now in the fourth year, graduating na. Nasa internship na siya ng Puno Law Office. May tao pa hubar ito na nakaraan, nandun siya sa Pasig, nakikipaglaban sa against o sin ano man yung hawak niya. May tao pa hubar rito. So anong ibig kong tukuyin? Kaya niya nakakamit yung mga bagay na iyon kasi nagsasacrifice siya. Nag-aaral siya maigi. He followed the rules and regulations. He followed the instruction of the school. Kung ano yung mga requirement, sinusunod niya. Amin po ba? So listen very carefully. Hindi ko na ito papakahaba-habain. Maraming gustong pumasok ng langit. Ayaw namang magbagong buhay. Many wants to go to heaven. Pero very religious. In a false religion, false belief. Many wants to go to heaven. Pero nasa bisyo at kasalanan. Sabi nila, konti lang naman ito eh. Maya-maya, konti nila, parami na ng parami. May tao pa ho ba rito? Maraming gusto ng many wants to go to heaven, but they don't want to give up for their false belief, their false religion. Many do want to go to heaven, but they don't want to renounce, to repent from all of their sins and iniquities. May tao pa ho ba rito? So hindi mapasok ng langit yun. Kaya sabi ng marami, pag namatay sila, rest in peace. Walang peace sa impyerno. Kasi hindi ka nagsisin ng kasalanan, hindi ka nagbalik loob sa Diyos, you did not accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. May tao pa ho ba rito? So, huwag tayong matutulog. Pagtulog tayo, hindi ka kakain mamaya. Hindi, joke lang. Naunawaan po ba natin? Marami ang gustong pumasok ng langit, pero ay hindi pupunta ng langit kasi nga, hindi naman nagsisin ng kasalanan, hindi naman nagbalik loob sa Diyos. So magsisin ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos, tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay natin, papasok tayo ng langit. Amin po ba? Gusto nating lumusog yung ating katawan, tama? Lord, we are praying for healthy body. Healthy body, sige naman ang sigarilyo mo. Anong healthy body? Healthy body, sige naman ang inom mo ng alak. Anong healthy body? Atayang sisirain sa iyo yan. Healthy body, sige isip mo. Natutorta na yung kaiisip mo, puro kapag aalala. Walang healthy body if you are worrying. No healthy body. Diba? Kung ikaw ay sinisira mo yung katawan mo, panay ang kain mo ng sugar. Okay yung sugar, huwag mong sobrahan. Okay yung salt, huwag mong sobrahan. Diba? Huwag mong gawing matamis yung mga matataba. Patay ka riyan. Maaga buhay mo niyan. Maaga kang, hindi ka natatanda, mamamatay ka ng maaga niyan. Bakit nagkakaroon ng mga kidney trouble yung marami? Eh kasi nga mahilig sa mga maaalat. Oh, okay yung tuyo, pero basain nyo rin. Sabawan ninyo. Eh, di ba? Oh, ganoon yun. Oh, hugasan. Yung tuyo, pag hinugasan nyo, tuyo pa rin, hindi nababasa. That magic yun. Kuha natin. So, gusto mo ng healthy body, ayaw mo namang mag-ingat sa sarili mo, ayaw mo mag-ingat sa katawan mo. Nagpapatuyo ka ng pawis sa likod. Ako, bago ako nagpunta rito, nilagyan ko muna ng pulbo yung likod ko, dibdib. Kasi para hindi ako lubusang pawisan. Amen po ba? Mabango pa ako. Libre amoy mamaya. Huwag lang kiss. Totoo po yun, naglalagay ako ng pulbo. Nilalagyan ko yan, loob at labas, kasi mahirap magkasakit. Ganun po yun. So mag-ingat tayo. Mag-exercise, huwag sumobra kain, huwag magpagutom. Matulog ng maayos, amen? Take care of ourselves. May tao pa ho ba rito? May tao pa ba? Ganun yun. So ibig sabihin, listen very carefully, kung bakit si Joseph ay naging ruler of Egypt and ruler of the nations of the world. You know, he became the savior of his clan. Naging tagapagligtas siya ng kanyang lipi. Ano ang kanyang lipi? Israelite. And he became the feeder of the world. Pinakain niya ang buong mundo. Buong mundo ang pinakain niya. Paanong nangyari yon? So, ito ang kwento. Habang binabasa ko, you know, I know the story of Joseph.
a long, long time ago. I've been reading the Bible for many years now. In fact, nag-aral ako sa Bible school. Lahat ng version ng Bible, meron ako. Meron akong Hebrew, Greek. Ang kakapal ng Bible ko, ang kakapal ng concordance ko, ginawa ko ng tulugan yun. Naunawaan po ba natin? Pero habang binabasa ko itong story ni Joseph, naiiyak ako. Bakit? Kasi from nothing ta, nothing siya to something. From rag to riches. So ano ang story? Ang story, no? His brothers want to kill him. Mga kapatid niya mismo. Oo, mga igsuon, kapatad, kaputol. Mga kapatid niya muna, mismo brothers, his own brothers, ha, wants to kill him. Because they are thinking he is the favorite son of his father. Sa loob-loob nila, paborito to ng tatay natin eh. Patayin na natin ito. Nag-usap-usap yung mga magkakapatid. Huwag kayong matutulog ha. Huwag kasi kayong sumandal, kaya nakakatulog kayo eh. Oo. Pag may lumalambiting demonyo sa pilikmata nyo, pisilin ninyo. Alisin mo, huwag kang, almalis ka riyan, demonyo ka, pinapatulog mo ako, nakikinig ako ha. Sabihin mo. Ganoon yun. Kasi may lumalambiting demonyo dyan, hindi nyo lang napapansin eh. O minsan, pinapaypayan ka ng demonyo, matulog ka na. So ngayon, Genesis 37, 23 to 36. Ilista ko. Ilista nyo. Genesis 27, 23 to 36. His brothers want to kill him. Sino ang gusto magpapatay sa kanya? Kapatid niya. Sabi ni Sharon Cuneta, ang dumi ng pelikula. Sa pelikula, sa pagiging artista, marami. Sa showbiz, sabi ni Sharon. Pero sabi ni Sharon, mas marami ang politika. Totoo. Kasi sa politika, maraming pumapatay at bumabaha ang pera, lalo na ngayong eleksyon, dahil sa love for power and love for position. Love for power, love for position, love for financial gain, etc. They are fighting. Killing, di ba? Ngayon, uso na naman ngayon yung mga killing-killing ngayon. Labasan ngayon yung mga pera ngayon. Mga troll-trolls ngayon, may tao pa hubar rito. Oh. Basta si Pastora Roan, yung kanyang face mask, pink ko. May tao pa hubar rito. Meron pala tayong face mask na ganyan, pink. Ayan yung mga una. Ayun. Kaya pag merong lumabas na mga face mask at nakita nyo kaagad, bumili na kayo kasi limited edition yan eh. Oo, limited edition kasi yan eh. Kasi wag na kasi kayong magpatumpik-tumpik pa. Pag may nilabas dyan, bili na kayo. Kasi sa darating na ano, baka wala na uling kulay na ganyan. May tao pa ho ba rito? Yun. So yun. So, his brothers want to kill him. Gusto siyang patayin ng kanyang sariling dugo. Ngayon nga, ewan ko, hindi kung totoo, no? Mag-ama raw, maglalaban daw pagka vice president. Hindi ko nga alam kung totoo yun. Eh. Pero sa Makati nangyari yan, eh, di ba? Magkapatid, no? Naglaban. Minsan ganyan, eh, no? Ewan ko, hindi ko alam kung gano'ng katotoo yan. Baala sila sa buhay nila. Magulo yung politika. Magulo ang pera, magulo, di ba? Dahil sa lupa, di ba, nagpapatayin yung mga magkakapatid sa mana? Totoo! Oo, magkakamag-anak. Labandera ko, labandera mo. Mga ganyan. Oo. Halimbawa lang, ha, hindi ko naman ako sure doon. Nagkakaroon ng dibidibisyon. Isang apelyido, pero iba na yung nasa unahang pangalan. Sila-sila magkakalaban. Ganun ang nangyari kay Jose. Dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid niya, papatayin siya. Because of envy, his brothers, his own brothers, wants to kill him. Kapag merong mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kapatid mo, kapartido mo, isang araw pinagkanulo ka na, natural yan. Kasi si Kristo was betrayed by his own disciple, Judas.
Handpick niya si Judas, ha? Talagang pinili niya si Judas. Halika na, Judas, maging apostol kita. Pero sino ang nagbenta sa kanya? Si Judas. Masakit kung magkaminsan, di ba? Sarili mong asawa, hindi ka maintindihan. Sarili mong kapatid, hindi ka maintindihan. Sarili mong dugo, sarili mong kababayan, hindi ka maintindihan. Sarili mong nasasakupan na kunyari ka isang politisyang pinagbubuti mo yung pagtungkuli mo sa kanila, makakarinig ka pa ng masakit, ay nako, it's natural. Totoo. Ako, sa totoo lang, pag maraming nangangailangan, kilala nila ako eh. Pero pag hindi na nila, pag wala silang kailangan, nalilimutan nila ako eh. Kaya bibigyan ko sila ng picture ko eh. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo nang hindi mo ko makalimutan. Kaya yung banner natin, may mga picture ko yan eh. Para hindi nyo ako malimutan. Kaya lang yung banner natin dun, mukhang putla ang pagkakagawa eh. Pero pansamantala lang yan kasi maglalagay tayo ng banner dun, bakal. Doon po sa labas, banner, bakal talaga. Tapos by January, aayusin na po natin itong lahat, di ho ba? Kasi pag hindi pa kayo nagbigay na ikaputhandog sa haba na eksortasyon ni Pastora Roan, pauulitin ko uli yung eksortasyon niya. So number two, no? Eh dahil kapatid nila, nakapag-isip-isip sila, uy, kapatid naman natin to, huwag na natin patayin. Ganito na lang gawin natin, ibenta natin. Ibenta natin ito. Dumating yung mga Midianites, binenta nila. Grabe yung kapatid nila, binenta nila. No? Ngayon, yung mga Midianites nagpunta ng Egypt. Pagdating sa Egypt, so si Joseph naging alila sa Egypt. Naging alila. Anong version? Yan, naging alila siya. Yan, Genesis 37:23-36. Naging alila siya. Isipin mo ha, according to his brethren, he was the favorite of his father and yet he became a slave to Potiphar. Naging alila siya. Ang sakit nun ha, naging alila siya. No? But, dahil alam ng Diyos, wala siyang kasalanan. Ang tao pa ba rito? Alam mo, kapag wala ang kasalanan, huwag kang matakot. Naharapin lahat ng akusasyon, laban, usapin. Di ba? May tao pa ho ba rito? Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sinamahan ako ng mga taga-Kimba. Napunta kami ng Kabyaw. Panalo tayo. Amen? Kasi alam ng Diyos, nasa gitna tayo ng kalooban ng Panginoon. Ito, nanalo tayo. Oo. Sabi nga ng misis ko pati ni Joshua at that time nasa atin UST pa siya noon. Kala namin talo kami. Kasi taga Manila kami, kasama namin taga Gimba, Kabyaw to eh. Sabi ng mga taga Kabyaw, barangay doon, nasa katotohanan kami. Hindi pwedeng manaig yung mga wala sa katotohanan. Amen. So nanalo tayo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, brethren, because God knows that Joseph has no mistakes, no, God's favor was upon Joseph. Yung favor ng Lord na kay Jose. Naalala ko si Josh nung lumaban siya ng declamation, panalo talaga siya. Sabi ng mga teacher, Josh, ikaw ang nanalo. Sabi ng mga estudyante, Josh, ikaw ang nanalo. Bakit siya natalo? Eh, kalaban niya, anak ng celebrity. Paano siyang mananalo? This is true. Pero hindi siya umatar si Joshua. Lumaban uli, nag-fasting uli. Pait siya uli. Talo na uli lahat. Amen? Huwag kang susuko, huwag kang gi-give up. No retreat, no surrender. Hindi yung pag may problema, may pagsubok, may laban ng buhay, aatras ka na. Hindi ganon. May tao pa ho ba rito? So anong nangyari? So dahil ang Diyos ay sumasama kay Joseph, Joseph became the, yung naging ruler siya ng entire household of Potiphar. Naging ano siya, mayordomo. Nakikinig ba kayo? Eh kaya lang si Joseph,
magandang lalaki, kamukha ng papa niya, si Joseph. Si Joseph, magandang lalaki. Hindi, kasi may bunso akong anak si Joseph eh. So, si Joseph, magandang lalaki. Nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Pag-aalis na si Potiphar, kakausapin niya si Joseph, sipingan mo ako, sipingan mo ako. Sabi ni Joseph, hindi ko magagawa ito sa Diyos. This is sin against God and I cannot do it. Tumakas siya. Hindi niya, ang sabi niya, tukso, layuan mo ako. Tinakbuhan niya si Joseph. Ay nung nawala na naman si Potiphar, hinila ngayon ng asawa ni Potiphar si Joseph sa bedroom nila. Nagsarado. Sige na. Sipingan mo na ako. Eh ayaw talaga ni Joseph. Tumakbo si Joseph ngayon. Eh ang ginawa ng asawa ni Potiphar, hinila yung damit niya. May naiwang balabal. May tao pa ho ba rito? The wife of Potiphar wants to rape Joseph. Hindi pa lang mangyari yun nang re-rape ng lalaki. Oy. July, mag-ingat ka dyan. Baka ma-rape ka dyan ng mga babaeng magaganda. May tao pa ho ba rito? Ngayon, nung dumating si Potiphar, gumawa ng maling kwento ang asawa ni Potiphar. Sabi niya, ako ang ni-rape. Binaliktad niya. Maraming magaling magmumuha ng kwentong mali eh. May tao pa ho ba rito? Yan. Kaya pag nakarinig kayo ng maling kwento laban sa akin, huwag niyong paniwalaan. Sabi niyo, hindi totoo yung gwapo yun. So ngayon, you know, the wife of Potiphar, no, invented a false accusation against Joseph. And Potiphar got mad. And he sent Joseph to prison. Nakulong si Jose. Pambihira. Alipin na, nakulong. Hindi na alipin ngayon, kulong na. Walang kasalanan. Napakasakit, Kuya Eddie. Yun ang kanta niya. Nakikinig pa ho ba tayo? No. Genesis 39 na yon. Genesis 39 na yon. Yun. Ngayon, merong chief cupbearer and chief baker. Yung chief cupbearer, bago inumin ng hari, siya nagtitimpla, siya ang tumitikim noon. Bago kainin ng hari, siya ang nagsiserve noon, siya ang kumakain noon. Chief baker and chief cupbearer. Nakulong. Ngayon, nung nakulong, no, this chief cupbearer and chief baker of the Pharaoh, that were sent to prison, ay nanaginip, no? They had a dream. Nanaginip sila. At sinabi nila kay Joseph, may tao pa ba rito? Magtatapos na po ako. So, sinabi nila kay Joseph. Ngayon, si Joseph ininterpret niya. Amen. Joseph interpreted the dreams of chief cupbearer and chief baker. And he prophesied to chief cupbearer, you will be restored in your position. He prophesied to chief baker, the Pharaoh will hang you. Ibibitay ka. So nangyari nga yun, yung chief baker, nabitay. Nakikinig ba tayo? Yung chief cupbearer na restore sa position. Ito ang sabi ni Joseph. Ito ang sabi ni Joseph. Please, paglabas mo rito ng kulungan, banggitin mo ako sa Pharaoh, sa King of Egypt. Sabihin mo ako ay isang Hebreyong walang kasalanan. Hebreyo, Hudyo, Israelite, isang lipi lang yon. Pag napunta ka na ibang bansa, sometimes ang tawag sa'yo hindi from the Philippines, from Manila. Are you from Manila? Kahit galing ka ng Gimba, sasabi sa'yo, are you from Manila? Kasi yung Manila, Philippines yun. Naunawaan po ba natin? Ganun yun. Hebrews, Israelites, Jews, isang tao lang yon, isang lipi lang yon. Sabi niya, ako'y isang Hebreyo na walang kasalanan. Pakisabi mo sa Pharaoh, the king of Egypt, na wala akong kasalanan. Nung nakalabas na yung chief cupbearer, he forgot Joseph. Diba ganun, diba? Diba maraming nagagawan tayo ng kabutihan kung magkamsyan, nalilimutan tayo, diba? Nataka pa ho ba rito?
O, minsan may nangungutang sa atin, di ba? Nalilimutan tayo, di ba? Alam mo, ang pinakamasarap ngayon ng magandang marinig? Magbabayad na ako ng utang ko. Ay, magandang marinig yan. Sarap marinig yan. Babayaran ko na yung utang ko. Okay. Ay, maganda yan. Kahit huwag mo ng tubuan. Yung bayaran mo lang ay magandang pakinggan yan. May tao pa ho ba rito? Mm. So, brethren, nakita po natin na nalimutan siya ng chief cupbearer. Joseph helped the cupbearer, the chief cupbearer, and he was restored to his position, but he forgot Joseph. And listen very carefully, and Joseph stayed for 2 years in prison cell. 2 taon ang hirap nun. Pag nagbe-press tayo dyan sa jail, di ba? Siksikan sila dyan. Kawawa naman sila. Eh, 2 taon ka sa kulungan. Grabe. Amin po ba? Genesis 40 verse 13 to 21. Genesis 40 verse 13 to 21. Nalimutan siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Nasusundan niyo yung kwento? Bago tayong magwakas. So ngayon, nanaginip yung Pharaoh, the king of Egypt. Nobody interpret. Nobody can interpret the dream of Pharaoh. Nakikinig ba tayo? Then, the chief cupbearer remember Joseph. Oh, I had a mistake. I forgot Joseph. He interpreted my dream, but I forgot him. Ngayon, sinabi niya ngayon sa Pharaoh. Nakikinig ba tayo? Ngayon, anong sabi ngayon ng Pharaoh? Pinalabas si Joseph. Si Joseph ngayon, si Joseph. Pinaahit ng bigote. Naligo, pinaayos ang kasuotan. May tao pa ho ba rito? Mga kapatid, minsan may mga masasakit na nararamdaman tayo sa buhay na ito. Tama. Minsan parang hindi sumasagot ang Diyos, parang nalimutan tayo ng Diyos. Tama. Pero huwag kang mag-alala, pag dumating na ang takdang panahon, magugulat ka na lang sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. God's answer is not too late and not too soon. Hindi siya nauuna at hindi rin siya nahuhuli. Gets po ba natin? So wait for God's timing. Ecclesiastes 3:11. Wait for God's timing. Yan. So brethren, eto na ngayon si Joseph. Eto na siya. Kaya makikita natin sa Genesis 41, makikita natin, tingnan natin yung Genesis 41 bago tayo magwakas. Nasusundan ba ninyo ako? O, naglilista ba kayo? So, ito po ay, ngayon, recorded lang ito ngayon, hindi ito nakalive. But soon it will be live. Nasa main yung nakalive ngayon eh. Ayan. At makikita nga natin yung binasa natin sa Genesis 41, nakita natin na Joseph became the ruler of Egypt. Became the Lord, small letter L, of the entire household of Pharaoh. He became the savior of his clan regarding his yung kanilang pagkain. At he became the feeder of the world. Naunawaan po ba natin? May tao pa ho ba rito? Meron akong tanong. Paano kung si Joseph umatras, sumuko o bumigay, di ba? Hindi siya lumaban. Di ba? Hindi siya nanatili sa kalooban ng Diyos. No. In fact, alam niyo, for your information, bago pa po nangyari kay Joseph ito, sinabi na ito ng Lord sa kanya. Sinabi na. Opo, sa Genesis 37, makikita po natin, sinabi na ng Lord sa kanya ito. Genesis 37, no? Verse 5. Genesis 37, verse 5. Listen very carefully before I close. Joseph had a dream. Merong panaginip si Jose. At ano ang kanyang panaginip? Sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid.
We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Alam mo, sabi ni Jose, ano tayo eh, meron tayong mga tanim. Pero yung mga tanim natin, yung mga tanim ninyo, yumukod sa tanim ko. Nakikinig ba tayo? Tayo ako at saka tayo magkakapatid, may tanim tayo. Pero yung mga tanim ninyo, yumukod sa tanim ko. No? Nakikinig pa ho ba tayo? And he had another dream and he said, I had another dream and this time, the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. Na naginip daw siya na ang buwan, ang mga bituin, yumukod sa kanya. Nakikinig pa ho ba tayo? The sheaves of his brothers bowed down to his sheaf. And the sun, the moon, and the stars bowed down to him. Nakikinig pa ho ba tayo? Malayo pa. Ako, sinabi na sa akin ng Diyos yan, malayo pa. Sabi sa akin ng Panginoon, you will be in radio and you will be in television. You will move around the Philippine Island and around the nations of the world. So yung huling punta namin, Thailand. So that was bago magpandemya. So ngayon, bukas na uli, makakaikot na uli tayo buong mundo. Yung huli namin, Thailand. Dapat pabalik kami ron for conference. Pero hindi natuloy dahil nga sa pandemya. Pero ngayon, babalik uli tayo. Thailand, we're coming! May tao pa ho ba rito? Yeah. Kaya kailangan magpa-booster na tayo, no? Bago tayo lumipad ng Thailand. May tao pa ho ba rito? Pero higit sa lahat ng proteksyon natin, hindi ang bakuna, kundi ang Diyos. Ang dugo ng Panginoong Jesus. May tao pa ho ba rito? Oh, kaya yung mga bata, paanohan nyo ng mga anti-polio yan, di ba? Anti-polio, anti-tetano, di ba? Tama ba? Anti-digdas, anti-bulutong, di ba? Para yung mga anak nyo hindi nagiging sakitin. Tapos ipag-pray nyo yung mga anak ninyo. May tao ba rito? Yung mga matatanda, magpaano kayo ng anti-flu, anti-pneumonia. Huwag kayo natatakot sa mga bakuna. Huwag kayo natatakot. May tao pa ho ba rito? Walang sumusugot. Oh. Sa mga center, libre naman ata. Yung kumibayad, okay lang. Walang sumasagot. Naintindihan ninyo ako? So bago pa nangyari kay Joseph, are you still with me? Bago pa nangyari ito kay Joseph, sinabi na ng Lord. Sinabi na rin sa akin ng Panginoon, you will be in radio and you will be in television and you will move around the Philippine Island and many parts of the world. Nung una, it's hard to believe. It's hard to believe. Pero nangyari nga. At iniikot natin ngayon ang buong Pilipinas, iniikot natin ngayon ang buong mundo. No, yung huling punta namin, ang huling naapakan namin is Thailand bago magpandemya. May tao pa ho ba nito? So babalik ulit tayo ng Thailand, babalik ulit tayo ng Jordan, ng UAE, babalik tayo ulit ng Israel, babalik ulit tayo ng Hong Kong, at iikot ulit tayo ng buong Pilipinas, buong mundo. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Oo. Lingkod ng Diyos, saan ka kumukuha ng pera para pang-ikot mo sa buong mundo? Makinig ka pong maigi. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos ang isang bagay, siya rin ang gagawa ng paraan para mangyari ito. Oo. The Lord said it and the Lord will provide. Itong dapat nating maunawaan eh. Oo. Kaya sinasabi ko nga sa nagbibilang natin ng offering, wag kang ma-stress sa mga pera natin. Maniwala ka na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Our God is alive. May tao pa ho ba rito? O, pati kayo, huwag kayo namumroblema sa mga pera. Hayaan nyo yung pera ang mamroblema, huwag kayo. Para mapanatag kayo, listen very carefully, para mapanatag kayo, ang hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Tandaan mo. Kung para ka sa posisyong iyan, lumabang ka, mananalo ka. Pag hindi ka para sa posisyong iyan, hindi ka na mananalo. Pero kahit dayain ka nila, pag para ka riyan, mananalo ka. Tandaan nyo yan.
Kung ano ang nakalaan para sa iyo, mangyayari sa iyo yan. Many are the plans of men, but in the end, the Lord's will prevail. Remember that. Maraming plano ang tao, pero ang plano ng Diyos ang natutupad. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ito ang nangyari kay Jose. Si Jose, pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos. He believed the promise of God. And secondly, he obeyed God. Nagpasakop siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos. Sumunod siya. Hinayaan na niya ang kalooban ng Diyos ang masunod. At ang panglas, meron siyang gantimpala sa Diyos. Naging ruler siya ng buong mundo. Naging leader of the world. Oh. Ang makapangyarihan noon is Egypt. Ang tao pa ho ba rito? Ang makapangyarihang bansa ngayon is Amerika. But later on, the communists and the Russia, the China and communist nations and Arab nations, darating ang panahon yung mga Arab nations at communist nations, mag-unite yan eh. Opo, mag-unite yan. Lalabanan nila ang Israel. Lalabanan nila, mag-unite yan. May tao pa ho ba rito? Yung mismong lugar na kung saan maglalaban-laban sila, nandun kami sa Israel noon. That was 2018, I believe, when we were in Israel. Nandun kami sa plain of Megiddo. Doon magkakaroon ng gera. Nasa Bible pong lahat yan. Pinrapisinan na po ng Bible yan. Yung mga historian, magagaling dyan, yung mga Bible scholar. Ang Israel, hindi siya isang tourist spot. Dubai pa, tourist spot. Pero ang Israel, historic. Historic kasi yun eh. Wala namang magagandang building dun eh. Pang-historic lang yun. Pero kung gusto mong tourist spot, mamunta ka ng Dubai. Oh, tourist spot yun. May tao pa ho ba rito? So naunawaan po ninyo ako. So listen very carefully. Dito na po ako magwawakas. Kapag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, hindi ka nagbalik loob sa Diyos, hindi mo binitawan ang bisyo mo't kasalanan, hindi ka umalis sa mali mong relihiyon, hindi ka papasok ng langit. Tandaan mo yan. Wala kang good health kung sinisira mo yung katawan mo. No good health if you are destroying your body. You want to go to heaven and yet you are in sin. You are in a false religion. May tao pa ho ba rito? At alam natin ang prinsipyo ng Diyos. Luke 6:38. Kayo nga rito sa gimba, Proverbs 11:24 and 25, paborito nyo yan eh. Galatians 6:6, paborito nyo yan eh. Galatians 6:6, Proverbs 11:24 and 25, and Luke 6:38, the Bible declares, itong sabi ng Lord, nakikinig ko ba tayo? Give and it shall be given unto you. May tao pa ho ba rito? Kapag hindi mo ibibigay ang para sa Diyos at hindi mo gagawin, kapag hindi mo binigay at hindi mo ginawa ang para sa Diyos, wala kang proteksyon. Mananakawang ka, mawawalan ka, babagsak ka. Meron isang lalaki, seaman siya, ang laki ng sahod niya. Mula sa wala, hindi siya seaman ha? Dalawa trabaho niya, hindi siya umaasenso sa Pilipinas. Pinag-pray natin, naging seaman, international. Ang laki ng sahod niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Listen very carefully. At siya mismo, narinig niya ang tinig ng Lord. Kinausap siya ng Diyos. Palalakihin ko pa ang sahod mo. Ibigay mo ang para sa Diyos. Hindi niya binigay. Alam mong nangyari? Nawalan ng trabaho na tanggal. Listen very carefully. If you want to be protected from COVID, if you want to be protected from any sicknesses and diseases, if you want to prosper, to be promoted, to be used by God more mightily, effectively in this final hour, if you want to be blessed in every areas of your lives, then accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Serve Him. Ibigay mo yung para sa Kanya. May tao pa ho ba rito? Huwag kang papayag na nangungulekta ka sa iba. Ikaw hindi nagbibigay. Kolektahan mo muna ang sarili mo. May tao pa ho ba rito? Dahil yung mga kinolektahan mo, pagpapalain ng Panginoon,
pero ikaw ay hindi pagpapalain ng Diyos, hindi ka nagbibigay, kuripot ka. Pero hindi rito yun. Sa ibang lugar yun. Lalo na yung kinolekta mo, binawasan mo pa. Lalo kang hindi pagpapalain ng Panginoon. Naunawaan ninyo ako? Oh. Hindi ko pinahihirapan kayo. Bayaran natin ng upa, bayaran natin ng radyo, ang telebisyon, tumulong tayo sa misyon, maglinis tayo rito, ayusin natin ito, pagandahin natin, pintirahan natin ito, magkaloob kayo, magsakripisyo kayo, hindi lang ito, lahat ng gawain natin, buong Pilipinas, buong mundo, ang sinasabi ko, ginawa mo yan para sa Diyos, hindi ka lilimutin ng Diyos. Tandaan mo yan. All your sacrifices for God will never be in vain, I tell you. You will be rewarded. All your obedience because of love, you will be rewarded. Oh. Bakit maraming estudyante hindi nakakatapos ng pag-aaral? Hindi naman kayo nag-aaral, jowa ang inaatupag nyo eh. Jowa. Paano ka makakatapos ng pag-aaral? Puro ka jowa. Oh. Kaya nung nangyayari, ang binibigay mo sa mga magulang mo, apo. Kaya sila ay mga apostol na apostol dahil binibigyan mo ng apo. Oh. Eh, hindi naman nag-aaral ng maayos eh. Maraming ganito. Oh. May tao pa ba? Andali magpalit ng girlfriend. Kanina lang ang girlfriend niya nasa FB si ganito. Maya-maya iba na naman yung girlfriend niya. Uy, si ala-ala. Ala pa. Di ba? Oh. Ito yung church niya. Pag nagkaroon ng problema sa church niya, lipat sa iba. Uy, sus. Hindi ka pagpapalain sa style mo na yan. Taga kingdom ka, dinala ka ng Diyos sa kingdom, manatili ka rito. And everybody says, oh. Amin po ba? Eh, dinala ka ng Diyos dito. Iba religion mo, ibang church mo, ibang fellowship mo, dinala ka ng Diyos dito. Huwag ka na magpaalaala. Oh, di ba, Ninang? Oh, sabi ko na, kahit mali yung pronunciation ko, okay lang. Naintindihan nyo naman. Naawatan nyo naman, di ba, Ninang? Oh, one man lang. Naihimas ni Dinding-ding. One. Naunawaan ninyo? Oh. Bakit pinagpala ng Diyos si Jose? Eh, ano siya eh? Imitokso. Hindi niya tinanggap ito eh. Naniwala siya sa mga pangako ng Diyos eh. So listen very carefully. If you want to go to heaven, if you want to be healed, to receive miracle from the Lord, ngayon, magugulat ka eh. Meron nga akong message eh. Pinos niya sa FB niya, ito ang presidente ko. Mayama, iba na naman yung presidente niya. Ito yung presidente ko kasi may mga nagre-resign, may mga naglaban-bawi sila eh. Sabi ko, sino pa talaga presidente mo? Ang gulo mo, ang gulo naman ng mga pinopos mo. Natawa rin siya. Ito pa ba rito? Basta si Pastor Roan, pink yung ano niya, yung face mask niya. Ewan ko kung bakit pink yung face mask ito. Itao pa ho ba rito? Ah, favorite color niya kasi yun eh. Itao pa ho ba rito? So nakikinig pa ho ba tayo? Pabago-bago yung marami, paiba-iba, hindi talaga alam kung ano yung gusto. Dapat alam mo kung ano yung magandang plano sa iyo ng Diyos. May tao pa ho ba rito? So anong gagawin natin? Isuko ang mga dapat isuko, ibigay ang mga dapat ibigay, gawin ang mga dapat gawin. Isuko yung mga bisyo at kasalanan, gawin ang kalooban ng Diyos, ibigay yung para sa Diyos, mahalin ng Diyos, magsakripisyo, sumunod sa Diyos. And everything will be all right and everything will be okay. Amen? Tayong lahat ay tumayo. He has seen
ear has heard the good that the Lord has prepared for those who wait. Habang umaawit yung ating kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos kung nasa bisyo at kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung nasa kamalian ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung ikaw ay nasa maling relihiyon. Ask God's forgiveness. You are in sin. You are in a false religion. You are doing against the will of God. Sa oras na ito, may sakit ka, humingi ka ng kagalingan sa Diyos. Kailangan mo ng divine protection, hingin mo ito sa Panginoon. All your, oh, yes, your healing, divine protection of God. Lahat ng mga magaganda mong pangarap, hingin mo sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon kung kalooban niya yan, mangyari at matupad. Kung hindi niya naman kalooban, huwag nang mangyari at matupad. At magpatawad tayo. Huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Nakita mo si Jose, balak patayin ang kanyang mga kapatid, binenta at naging alipin, pero hindi siya nagiganti. Pinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay. Habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, meron lang akong ihilingin sa iyo. Bakit di mo kausapin ng personal ang Diyos? Kausapin mo siya. Sabihin mo gusto mong pumasok ng langit. Lahat ng mga magaganda mong pangarap, sabihin mo sa Panginoon at magtiwala ka sa Kanya. Merong susubok, merong mahahadlang, may mag-uupos. Minsan may pagtutuwid, merong disiplina, may sakripisyo, pero tuloy lang. Truly, as we fulfill our glorious destiny in Christ, there is purifying, there is a discipline. We are sacrificing because of obedience to God, because of our love for Him. There are oppositions. Nagpapatuloy tayo. Ano po ang ibig kong tukuyin sa oras na ito? Pwede nang hindi maniwala si Jose sa mga pangako ng Diyos. Kasi nagalit ang mga kapatid niya sa kanya. Binenta siya, naging alipin siya, nakulong. Pwede na siyang magalit sa Diyos. Pwede na siyang magalit sa mga kapatid niya, magalit siya sa mundo. Pero naniwala siya, meron siyang glorious destiny. Magulo ang mga politician. Pero wala sa kamay ng politician ang destiny ng nation na kay Jesus. Ataras abante sila. Laban bawi sila. Kampi-kampihan yung iba pang sarili lang, yung iba pera, yung iba ganansya, yung iba posisyon. Pero ang destiny ng Pilipinas lies in the hands of God. Not in the hands of any politician. Your destiny lies in the hands of God. Wala sa kamay ng sino paman. Ang magpapasok sa iyo ng langit si Jesus. Ang magpapagaling sa iyo si Jesus. Ang babago ng buhay mo si Jesus. Ang magpapatawad sa iyo si Jesus. Ang gagawa sa iyo ng himala si Jesus. Ang magtatanggol sa iyo si Jesus. Ang magbe-bless sa iyo si Jesus. Ang magpo-promote sa iyo si Jesus. Ang makikipaglaban sa iyo si Jesus. Para matupad lahat ng mga pangarap mo, kailangan mo si Jesus. Kaya sa oras na ito, tatanggapin natin si Jesus bilang Lord God Savior ng ating buhay. Magbabalik loob tayo sa Kanya. Iko-commit natin ang lubusan ng ating buhay sa Panginoon. Nobody can help us, can save us, can fulfill our good dreams, can heal us and perform miracle in our lives. Only Jesus. Nobody will promote us. Only Jesus. All our good dreams will be fulfilled because of Jesus. Kaya sa oras na ito, pagtitiwalaan natin ang ating Panginoon. Pangwakas at huli, huwag mong tingnan ang sarili mong kahinaan. Huwag mo ring tingnan ang oposisyon.
Ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, huwag mong tingnan niya. Ang tingnan mo ang kayang gawin ng Diyos. Do not look to your weakness. Do not look to the attack and opposition of anybody. Trust God. He will bring you to heaven. He will heal you, perform miracle in your life. He will bless you and promote you. And use your life and become blessing to many. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me. Fulfilling my destiny. Father, just let it flow. Kung gustong pumatak ng luha sa iyong mga mata, ipatak mo lang. Mananalo ka. Magtatagumpay ka. Papasok ka ng langit. Mababago ka. Gagaling ka. Tatanggap ka ng himala. Ibe-bless ka. Ipopromote ka ng Diyos. Lahat ng mga magaganda mong pangarap, magkakaroon ng katuparan. Ulitin ko uli. Papasok ka ng langit. Papatawarin ka ng Diyos. Babaguhin ka niya. Lilinisin ka niya. Gagawang kanya ng himala, pagagalingin, ibibless, ipopromote, ilalagay sa mataas sa posisyon at patuloy na ilalagay sa mataas sa posisyon. Pagpapalain ka ng Diyos at magiging pagpapala ka sa marami. Yumuko at pumagit at magtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. Yung pong sinsero na nakayuko at nakapikit, yung pong sinsero na nakataas ang dalawang kamay patungo ng langit. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it blow! Fulfilling my destiny. Hipuin niyo sila, Panginoon. Ikaw ang humipo sa kanila. Mula ulong ang talampakan, mula banat hanggang kaloob-looban, basbasan mo sila. Bigyan mo ng kalakasan. Bigyan mo ng kapangyarihan. Bigyan mo ng katalinuhan. Bigyan mo ng kaunawaan. Bigyan mo ng mga kasama. Bigyan mo ng mga kakampi. Ipagtanggol mo, Panginoon, ang laban nila'y ikaw ang lumaban. Bigyan niyo sila ng pagwabagi. Bigyan niyo sila ng panalo. Urarabakanda, rabakanda. Tunawin niyo po ang cancer. Tunawin niyo ang ulcer, ang diabetes, ang high blood. Tunawin niyo ang stroke. Tunawin niyo ang hypertension. Tunawin niyo ang kidney problem. Urarabaharababahanda. Yung mga may utang sa kanila, magbayad na, Panginoon. Kung hindi magbabayad, pinapatawad na namin, nililimot na namin. Pero gagawa ka ng paraan. Ibe-bless niyo kami, Panginoon. Bibigyan niyo kami ng mas malaking pera, higit sa ninakaw at higit sa inutang nilang hindi binayaran. Yes, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord. Sige, sabihin mo sa Diyos lahat ng mga magaganda mong pangarap. Jesus, take me in your hands and make me all what you want me to be. Pagpalain ng Diyos ang buhay mo. Jesus, help me understand my purpose and why. Sige po, gusto niyo umiyak, umiyak lang kayo. At kausapin niyo ng tuloy-tuloy at lubusan ng Panginoon. Fulfilling my destiny. Walang tagumpay kung wala si Kristo. Nakita mo si Jose from rag to riches, from nothing to something. Maikli lang yung oras natin eh, para basahin ko ng buo yan eh. Pakibasa na lang ninyo. Genesis 37 up to verse 50. Maikli lang yan, isang upuan lang yan. Iiyak ka. At makikita mo, balak ipapatay ng kanyang sariling dugo. Ginawang alipin at prisyonero. Pero hindi nilimot ng Diyos. Hindi lilimutin ng Diyos ang Nueva Ecija.
Hindi lilimutin ng Diyos ang Pilipinas. Hindi lilimutin ng Diyos ang ikaw, hindi ka lilimutin ng Diyos. Huwag mo rin siyang limutin. Meron akong hiling sa'yo. Regular kang dumalo. Regular kang umawit, tumugtog at sumayaw. Regular kang manalangin, regular kang mag-ayuno. Anong sabi ko sa mga tamburiner? Kada Sunday mag-perform kayo, wag lang anniversary. Kasi gusto ng Diyos yan. Natutuwa ang Diyos yan. Kami rin nabibless kami na lagi kayong nagpe-perform. Natutuwa kami. Ituloy mo ang mga magagandang plano mo sa Diyos. Ituloy mo ang magagandang plano mo sa iyong nasasakupan sa bayan. Ituloy mo ang magagandang mong plano sa mga attendee natin sa mga tupa. Ituloy mo ang magagandang plano mo sa iyong mga anak, mga inapot. Ituloy mo ang magagandang mong plano. Sasamahan ka ng Diyos. Huwag na kayong dumilat, yumuko na lang kayo at pumikit. Hayaan na lang ninyong pumatak ang luha sa inyong mga mata. Yung mga atras abante, hindi nagtatagumpayan. Jesus, help me. Yung darating ang problema at pagsubok laban ng buhay, iiwasan mo, iiwanan mo, tatalikuran mo, aatrasan mo. Hindi nagtatagumpayan. Harapin mo ang laban. Harapin mo ang pagsubok. Harapin mo ang problema. Harapin mo ang sakit at karamdaman. Harapin mo. At hayaan mong magtagumpay ka. Sa huling pagkakataon, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Panginoong Diyos, narinig po ninyo lahat ng kanilang panalangin. Narinig po ninyo ang lahat ng kanilang naisin at gusto at mga pangarap. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Patawarin niyo kami. Nagkasala mula ulong gantalang paka, mula balat hanggang kaloob-looban, sinadya man o hindi sinadya, mula pagkabata hanggang sa oras na ito, sa isip, salita at sa gawa, patawarin niyo kami. Bukas ang puso, tinatanggap ka Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Isulat po ninyo ang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At sa oras na ito, nakayokot, nakapikit, nakataas ang dalawang kamay patungo ng langit. Ibaba nyo ang sagot sa kanila. Ibaba nyo ang kapangyarihan nyo sa kanila. Sa oras na ito, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, Father, let it flow! And what let it blow. Can do let it blow. Through let it blow. Wala na po ang cancer. Wala na po ang ulcer. Wala na po ang diabetes. Wala na po ang hypertension, ang high blood, ang stroke na ito. Wala na po ang pangungutang. Kami na po ang magpapautang. Lahat ng mga may utang magbabayad na hindi nagbayad, okay lang yun. Pinapatawad namin. Pero ang Diyos ang magbibigay sa amin ng salapi higit pa sa aming inaasahan. Hindi kami takot sa COVID, poprotektahan kami ng Diyos laban sa COVID. Ibibless nyo kami, ang aming taniman, palayan, bakahan, babuyan, kambingan, lahat ng pag-aari namin. Ibibless nyo kami. Ibibless nyo kami. Walang mahirap sa Diyos. Yes, Lord. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Nothing is impossible with God. All things are possible with God. Habang umaawit po kami, pasalamatan mo na nga ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, cancer-free na ako. Ulcer-free, diabetes-free, high blood-free, hypertension-free. Free from the attack of the enemy, free from poverty. Free. Malaya na kami, Panginoon. Malaya na kami. Masagana, matagumpay, pinagpala. Paganda ng paganda ang buhay, paganda ba ng paganda ang bahay. Pasagana ng pasagana. Paniwalaan mo ito, ang basbas ng Diyos ay ibinibigay sa inyo sa oras na ito. Tanggapin mo ang basbas ng Panginoon.
tanggapin mo ang blessing ng Diyos. Walang hanggang sa iyong pag-uwi, bitbitin mo ito. Ang pinagpala ng Diyos ay pagpapalain habang buhay. At ang pinagpala ng Diyos ay magiging pagpapala sa marami. Sa pinapagpala kita sa pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Walang mahirap sa Diyos. And I will sing that you are good. And I will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought me joy. For I am changed, and all the hope I have, I'm praising you right now. And I will sing, and I will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought us joy. For I am changed, and all the hope I have, we're praising. Yes, I'm praising you right now. And we will sing tayong lahat. And we will sing that you are good. And all the miracles. Yes, huminga ka ng malalim, magaling ka na. Gumalaw, kumilos ka, magaling ka na. Galawin mo ang iyong buong katawan, magaling ka na. Itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Makakatapos ka ng pag-aaral. Tuloy-tuloy ang blessing at promotion mo. Scholar ka. That you are good. Pinuno ka at mananatili ka at magpapatuloy kang pinuno. Nasa unahan ka. Oh, ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy sa iyo. And all the hope we have, we're praising you right now. And we will sing. And we will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed. For we are changed. And all the hope we have, we're praising you right now. Father, we declare. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Sa uling pagkakataon, iwagayway mo ang kamay mo sa langit, magpasalamat ka sa Diyos. Sige, ibuka mo ang bibig mo, magpasalamat ka sa Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos, pupunta ng langit, may bagong buhay, banal, malinis, matuwid, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala, magaling na, tumanggap na ng himala, blessed, promoted, mananatiling pinuno at patuloy na pinuno, pinagpala at pagpapalain ng Diyos. Ang talino ay sumasa inyo. Ang kabutihan ng Diyos ay sumasa inyo. Kung paanong si Jose ay sinamahan ng Diyos at pinagtagumpay ng Diyos, ganun din tayo. Sinasamahan at patuloy na sasamahan at patuloy na magtatagumpay. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Maguho tayo, umupo. Pag nagpagaling po ang Diyos, hindi na bumabalik yung sakit. Amin po ba? Pag nagpagaling ang Diyos, hindi na bumabalik yung sakit. Pag nagpagaling ang Diyos, kumpleto at ganap. Amin po ba? Pag nagpala ang Diyos, tuloy-tuloy. Pag nagpromote ang Diyos, tuloy-tuloy. Amin po ba? Pag tayo ay ginawang pinuno ng Diyos at ginagamit ng Lord mightily, effectively in this final hour, tuloy-tuloy yan. Pakisabi, tuloy-tuloy. Kaya nakita mo si Jose, hindi napigilan, tuloy-tuloy. Amen po ba? So ito, paglabas nyo rito, bubulungan ka ng kaaway, o hindi ka pa magaling, sabihin mo, magaling na ako. Pag binulungan ka ng kaaway, mahina ka, maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay, sabihin mo, Satanas, umalis ka. Kung paanong si Jose ay sinamahan at pinagpala ng Diyos, ako rin ay ganun ang ginagawa ng Diyos. Amen? Amen po ba?
At huwag niyong kalilimutan ang Gimba, ang buong Nueva Ecija, ang Quiapo, ang Talugtog, ang San Jose, ang Kamaratoan, ang buong Nueva Ecija. At huwag niyong kalilimutan na ang bansang Pilipinas ay sabihing bansa ng Panginoon, pinagpala ng Diyos. Amen. Glory to God.